guys! Welcome back sa aking YouTube channel! So, yun na guys! We are here again with another video! So, para sa mga bago at hindi pa nakakakilala sa akin, magpapakilala muna ulit ang inyong lingkod. My name is Peni! Peni without S! Sa po ako OFW sa Japan! So, for today's video, guys, ay i-share ko naman sa inyo yung mga bagong... isa lang siya. Yung bago kong natutunan sa aking YouTube journey. So, yung kung paano mag-customize ng URL ng inyong YouTube channel. So, bago ko siya i-share sa inyo, guys, gusto ko muna mag-thank you sa aking 100 plus subscribers. Woo! Malakpak! Guys, actually matagal na siyang nag 100, ngayon ko na lang i-share kasi nga related siya dito sa ituturo ko sa inyo. So ayun, 100 subscribers na tayo and more, so sana marami pa mag-subscribe at sumali sa ating kaguluhan. Ano pa ba? And gusto ko din i-celebrate ang aking kasipagan, charot. Kasi nakapag-upload na ako ng nasa 30 videos and gusto kong sabihin na, good job, Peni, kasi unti-unti na ako sumisipag. So, yun lang. So, dati kasi guys, ikukwento ko lang, matagal na ako nag-YouTube na ito, pero nag-stop ako kasi parang wala nangyayari. So, tinigil ko siya and nagustuhan ko na naman ulit. And yun nga, dahil medyo continuous na or consistent na ako nakakapag-upload at naka 30 videos na ako. So, para sa akin, good job na ako doon. And later, may i-share later. De. Ngayon na. Hindi na later, ngayon na. So, para naman continue na yung kasipagan ko sa YouTube sa pag-upload ng mga videos, ay gumawa ako ng challenge para sa sarili ko. Yun, may pa-challenge. So, gumawa ako nung 90 days, or isa-challenge ko ang sarili ko, yung 90 days video challenge. Ibig sabihin nun, ay kailangan ko mag-upload ng mga videos by hook or by crook within 90 days. So, almost 3 months siya. Challenge ko lang siya para sa sarili ko, para hindi na ako tamad-tamad. So, isang way ko siya. Oh, may papasok sa sipon. So, gusto ko i-challenge sa sarili ko para dito sa YouTube na to. O kailangan mag-upload na ako ng makapag-upload ako ng 90 videos. So starting today. So itong video na to ang simula ng aking challenge. Kahit ano, basta walang ang tawag dito, walang ano man tawag. Doon ako, ito na naman si brain cells. Walang complain. Walang complain, walang excuses. So, kasi ganun yung nangyari sa akin dati. Para ang hirap naman, pagod na ako sa work, ang sakit ng tiyan ko, ang sakit ng something ko, so hindi ako makapanggawa. Ngayon, kailangan i-challenge ko ang sarili ko kung gusto ko talagang mag-YouTube. Diba? So, yun ang naisip kong paraan para i-correct yung aking attitude na poor excuses. So, yun na nga. Yun lang. Gusto kong mag-thank you rin sa mga subscribers ko. Yay! Thank you so much po sa inyo sa pag-subscribe and sa panonood ng mga videos. So, doon sa aking 90 days challenge na video challenge. So, mag-upload ako ng videos kahit anong content. Pero, itatry ko yung may, ano naman, may kwenta. Tulad ng yung mga matututunan ko along the way sa pag-YouTube ko. So, minsan naman, mag-upload din ako ng mga investment, something ganyan na na-experience ko. O minsan naman, about dito sa Japan Life. So, basta makapag-upload ako ng video sa loob ng 90 days. Kapagka walang kwenta, edi, pasensya na. Basta, yun. So, ayun guys, and again, thank you so much aking 100 subscribers, and sana dumami pa ang subscribers natin para sakit. Walang excuses. Yun na, tapos na aking mga introduction.
punta na tayo sa main topic ng ating video na ito, kung saan ay ituturo ko kung paano ma-customize ang inyong YouTube channel. So, bago mo ma-customize yung iyong YouTube channel, kailangan makapasa ka doon sa 100 subscribers. Yun, kaya ako shinare sa inyo ngayon at i-celebrate yung aking 100 subscriber kasi ngayon ko lang siya nalaman na kukustomize mo yung iyong YouTube channel URL kapag nakapasa ka na sa 100 subscribers. So, ipapakita ko sa inyo, guys, in a bit, kung ano yung sinasabi ko. Yun lang naman ang tanging requirements para makustomize mo ang URL mo. 100 subscribers. So, proceed tayo sa aking laptop at ipapakita ko sa inyo kung papaano or kung ano ba yung sinasabi ko na yon, ha? So, let's go! So, yun na nga guys. Dito tayo sa aking laptop. And, isa lang ang requirements na kailangan nyo para magkaroon kayo ng customized na URL. So, ito yun guys, yung makapasa kayo sa 100 subscribers, i-email yan sa inyong email na naka-register sa inyong YouTube. So, ayan lang ang requirements dyan guys. So, yan na nga, thank you so much sa aking 100 subscribers and more. So, kapag meron na kayong email or alam niyo naman na naka 100 na kayo, makikita niyo naman yun. So, punta na tayo sa ating YouTube channel. So, ito yung YouTube homepage. And then, pumunta tayo sa ating channel. Click natin yung your channel. And kung makikita nyo guys, ito lang yung subscriber. So, ito yung nagsisimula pa lang na YouTube account ko. So, for example, meron ako nitong 4 subscribers. Pag pinuntahan natin yung customized channel, intayin lang natin ng isang saglit. Ayan, pangalawang saglit na. Ayan. So, dito sa channel customization, punta tayo sa basic information. Then, makikita natin yung default na channel URL nung YouTube nyo. So, ayan. Dahil itong channel ko ay wala pang 100, di pa siya nakakapasa sa requirements. So, ito pa lang yung URL ko. Wala pa dyan yung customize na URL. So, hindi nyo pa ito magagawang i-customize. Kasi nga, requirements is 100 subscribers. So, syempre guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa aking Anime Japan TV channel. So, dito, nagpo-post ako guys ng mga anime na pwede nating mapanood. Mga latest at saka yung mga favorite anime na gusto ko rin panoorin. Anyway, balik tayo sa topic. So, ayun guys. So, kapag wala pang 100 subscribers sa YouTube mo, so, hindi mo pa siya mako-customize. At hindi ka rin pwedeng gumawa kasi meron siyang requirements. So, puntahan natin yung isa kong YouTube channel na meron ng 100 plus subscribers. So, eto na guys. Balik ulit tayo sa ating YouTube homepage. And then, i-click ulit yung inyong your channel. Ayan. So, eto na guys yung aking isa pang YouTube channel. Siyempre. Of course, isisingit ko lang. Don't forget to subscribe guys ha. Subscribe kayo sa YouTube channel. Like and share na rin po. So, ayan. Nandito na tayo sa ating YouTube channel home. And then, i-click ulit natin yung customize channel. At maghintay ulit tayo ng mga ilang segundo. Ilang segundo pa. At mga ilang segundo pa. Yun, nadali mo. And then, pumunta tayo sa basic information. And ayun, ito guys, so makikita nyo na meron na lalabas na custom or customize URL. So, dito, sobrang eksi lang niya at nakalagay yung inyong YouTube channel name. So, ito yung sa akin, youtube.com Peni05. Ito na yung aking custom URL at pwedeng ko na itong i-copy and paste and i-post sa kung saan mga social media. Dati, ito lang nasa taas lang. Katulad ng pinakita ko sa inyong example, kapag hindi pa kayo nakaka-100 subscriber, ito lang yung lalabas.
So ito pa yung ito pa lang yung pwede niyo gamitin. So combination siya ng mga letters and numbers na unique sa channel niyo. So for the meantime, wala pa kayong 100 subscribers. So ito lang muna ang gagamitin. And pag na 100 subscribers na kayo, eto na lalabas na tong lalabas. And yung kung ano yung kapang kung ano yung pangalan ng YouTube channel niyo, yun yung magiging URL niyo. And ika-copy nyo lang to, then, pwede nang i-paste yung link. So, okay ba tayo dyan, guys? So, yun na, guys. So, na, ipakita ko na sa aking screen kung papaano mako-customize yung inyong YouTube channel, URL. So, basic lang, dapat makagain kayo ng 100 subscribers and boom, pwede nyo nang pwede nang ma-customize yung inyong YouTube channel URL para mas madali siyang matandaan ng mga subscriber ninyo. So, yun lamang guys para sa aking first video. At sana nakatulong para sa mga beginners na katulad ko. And abangan nyo guys ang aking sunod na video. So, siguro i-share ko naman sa inyo kung paano i-customize yung inyong YouTube channel. So, mula doon sa layout at branding and etc. And, of course, don't forget to subscribe. Naman guys, isang subscribe naman dyan para sa aking YouTube channel. And like and share na rin guys ang video na ito kung nagustuhan ninyo or kung nakakuha kayo ng information na magagamit ninyo para sa inyong YouTube channel journey. So, yun lamang guys, and see you tomorrow on my next video, and bye!